Hello guys, welcome back to my channel again. Ayan, ito na naman po si Weng. So, laging ibibigay tips sa inyo. Okay, so guys, ang pag-usapan po natin ngayon guys, itong kulang naman po sa herbal. Okay, so kung kayo may mahilig sa mga herbal, isa kayo sa mga fanatic sa herbal, ay ang video na to ay para sa inyo. So, guys, ano ba itong herbal na i-share ko sa inyo ngayon guys? Ito po ay isang lumagsik po guys. So, ito po ay lumagsik po guys. Kung familiar kayo sa lumagsik, ito po yung tsura ng lumagsik. Pero guys, ito po ay hindi naman to lumagsik ang tawag sa amin guys noon. Naalala ko yung papa ko. Pag nabinat kasi yung mama ko, kumuha siya ng mga ganitong ugat. Pero hindi po lumagsik ang tawag ito sa amin. Kung hindi, ano bang tawag? Himughat. Bisaya term himughat. Ibig sabihin ng himughat, mga ugat na gamot sa para sa binat. Ayan po. Guys, ito po ay hindi po siya lumagsik. Kaya lang, may ibang name ito guys. Nabansagan lang kasi itong lumagsik dahil pagka ikay umiinom nito guys, ay talagang maging malakas ka guys, kumbaga magaan-gaan yung feeling mo. Ang tawag sa iba nito ay lumagsik po guys, lumagsik. And then, ang ibig sabihin ng lumagsik po guys ay malakas. Ayan. Bisaya term kasi yun guys, yung lumagsik, Bisaya term. Pasensya na guys, maingay yung kasing surrounding namin. Maraming mga manok, ay nako. Yun ang pinaka-sounds ko dito yan. So, ito po ay lumagsik, ibig sabihin ay malakas. O, sa Bisaya, lumagsik or malagsik. Sa Tagalog, malakas. And then sa amin, dito ngayon sa aming mga kapitbahay, ang tawag nito ay gaan-gaan. Gaan-gaan po siya. Bakit pa? Bakit gaan-gaan? Kasi pag umiinom pa nito guys, ay gumagaan yung feeling mo. Gumagaan yung pakiramdam mo guys, itong lumagsik. Kaya, ibig sabihin ng lumagsik ay malakas. Uy, kumusta ni si Juan? Ayan, malagsik na. Ibig sabihin, malakas na. Ayan, kumusta na si Juan? Ayan, malakas na. Kasi ito po ay makakatulong na palalakasin yung yung katawan mo, buong katawan mo, kung ikay napapagod, ito'y palalakasin ka nito guys. Ang kagandahan nitong lumagsik na ito guys, or gaan-gaan, or gamot sa binat, ay ano siya, hindi ka madaling mapagod kung ikaw ay paguri na tao. Pag umiinom ka nito ay hindi ka madaling mapagod po. Yan. Ito po guys, hindi ka daling mapagod pag ito iniinom mo. So ito iniinom ko guys araw-araw para maging malagsik yung aking katawan. Aminin man natin o hindi, ay pagka nagkaedad na tayo guys, ay marami na tayong mga nararamdaman na madaling mapagod. Diba may magano'n, lalo na ako guys, may sakit kasi ako sa binat, madali akong mabinat. So ito po, the best po siya gamot sa binat po guys. Kasi my history, ang pinaka-history ko talaga sa aking buhay ay binat. Ayan. Binat, UTI, mga ganun. And then, ito po, lumagsik. Maraming dala po ang lumagsik na mga, ano guys, mga gamot na pwedeng magamot. Marami. Basta marami, i-share ko sa inyo mamaya kung ano yung mga sakit na pwedeng magamot. Kasi ito yung ginagamot ko sa binat, guys. Napakamainam po talaga ito sa binat, yung lumagsik na ito. Or gaan-gaan, or sa Tagalog, malakas herbal. O, malakas herbal ang tawag nito sa Tagalog. At sa totoo lang talaga, wala naman talagang itong, hindi naman talaga itong pangalan. Kaya lang, pag umiinom ka nito, parang bang malakas yung katawan mo, parang lalakas yung buong laman mo. Kaya nga, tinatawag na itong lumagsik or malakas. Yan po ang binansagan na itong malakas herbal or lumagsik or gaan-gaan kung tawagin. Pero sa amin noon sa papa ko is himughat po ang tawag dito sa amin. Himughat. Ibig sabihin gamot sa binat. Kasi nakakagamot siya ng binat guys. Ito po. Lumagsik. Ayan po. Ang kagandahan sa lumagsik guys, pati dahon, sanga, puno ay pwede. Pati ugat ay pwede. Kaya nga guys, may nagtitinda dito na lumagsik na 3,500 po ang binibinta nila. So, mahal siya masyado, guys. Yan po. Mahal masyado. Later, i-share ko din sa inyo kung anong mag-video ako ng puno ng lumagsik. So, ngayon, hindi pa talaga tayo makalabas ng husto. So, limited lang po. So, i-share ko sa inyo ang video ng puno ng lumagsik kung anong itsura niya. Kasi main magsasabi, guys, na para daw itong cinnamon. Hindi po siya cinnamon. Para daw itong banaba. Hindi rin siya banaba. Iba po talaga ito. Medyo kaparehas lang yung dahon, lalo na sa cinnamon or kaningag sa Bisayas, sa Bisaya, cinnamon daw. Hindi po siya cinnamon guys,
hindi iba po talaga ito, malakas talaga itong tawag or mulagsik talaga. Iba, kapareho lang sila ng dahon pero hindi po ito cinnamon or banaba. Iba po ang mulagsik na dahon. Sige lang, pag makalabas na ako ng medyo matagal, ay bibidyohan ko yung puno ng mulagsik. Binibinta nila guys, 3,500 ang per puno. Kasi mula sanga, mula dahon, ayan, mula ugat, mula puno ay pwede, no? So kung ikaw may puno ay pwede kang maglaga ng dahon, pwede kang maglaga ng sanga, walang sayang itong mulagsik na ito guys, or lumagsik, no? Wala siyang sayang. Okay, so ano ba ang sabaw nito, paano ba lulutuin, ilalaga lang natin. Okay, tara na, laga na tayo. So yun po guys, ang isang bundle na yan guys, yung ugat na lumagsik na yan, ayan po, 100 pesos po yan guys, ayan yung bundle na yan. Medyo marami-rami na din guys, yan ilalaga lang, hugasan muna guys, pwede mo yung hatiin ng 3 times or divide mo yung 3. So yun po guys, hinati ko sa 3 kasi maglalaga ako guys, ayan po, 5 piraso po yan, yan guys, 500 and then plus shipping po, so medyo mahal talaga. I mean, 5 bundle po, 500 and then plus shipping. Kayo po magbabayad ng shipping guys. Kasi medyo mahal talaga ang lumagsik guys. So, 500 and then plus shipping to 20. So, magiging 700. Magkano na pa? 700 plus. 776. So, yun po yung isa. Hinati ko yun. Nagalaga na kasi ako ng pangunang laga ko. So, divide ko yan sa pang-3. Kukuha ako ng konti and then ilalaga ako. Oh, kasi dinidivide ko yan per 3 kasi pang araw-araw ko na pang consume para maging malakas ako everyday. Mas maganda na may mga ganitong bertod guys. Ayun po, sa mga gusto umorder po, PM nyo lang ako. Papadala lang po yung bayad sa pangalan ko, Rowena Mangabat, and din yung number ko. So yun lang po. Ito na po guys, nahugasan ko na, ayan. So green talaga. Ayan po, green, I mean, puti talaga yung ano niya, wala siyang kulay na red, no? So yun po, ang expect ko nito yung ano niya, yung sabaw is yellow, pero hindi po yellow guys, ay pula po yung sabaw niya, para siyang alingatong. Ayan, so ito po, so ilalaga lang natin, lagay natin siya sa takuri. Okay, may takuri ako dito, pusan lang natin ng tubig, tansyahan lang. Ayan, so pakukuluan natin ng 20 minutes, okay? Hanggang sa lumabas yung kulay niya. Okay. So yun po guys, after 20 minutes, yan po ang kulay ng ating lumagsik herbal. Ayan po, para siyang alingatong, parang may pagka red brown or whatever, red brown ba yan or brown or red, depende na. So ito na po yun guys, ang ating sabaw ng lumagsik. Ayan, pula po ang kulay ng sabaw niya guys. So tikman natin ha, ipapashare ko sa inyo kung ano ang lasa. Ang lasa po niya guys ay ano, parang kaamoy niya ay yung magluto ka ng puso ng saging. Yung sabaw niya ay kaamoy nito at saka yung sabaw din ng puso ng saging ay kalasa nito guys. Yan. Pag amoy talaga siya, amoy nilagang saging yung amoy niya. Hindi naman siya mapait. Hindi naman siya wala naman siyang lasa, kaya lang yung medyo amoy niya parang ano, puso ng saging yung kaamoy niya. So yun po. Yan po ang kulay ng ating mulagsik. Para din siyang alingatong yung kulay ng sabaw niya, guys. Ayan. Akala ko kasi nung una, akala ko yellow. Kasi kaya pala nung naglalaga yung aking papa, pula. Bakit pula yan, sabi ko. So, ay pula pala talaga. Kasi yung, walang indikasyon kasi yung puno kasi niya o yung mga ugat na kasi niya, hindi naman pula. Pero bakit pula yung sabaw? So, yun po. Pula po ang sabaw ng lumagsik. Meron namang yellow, meron namang ano, meron namang medyo may pagka yellow green, meron namang. Depende kasi sa puno, may iba't ibang klase kasing mulagsik o lumagsik na puno. So ito po yung sabaw niya. Kaamoy po siya ng puso ng saging guys. Ayan. Ito po sa ngayon guys, mahirapan kasi tayo magkuha ng alingatong kasi medyo malayo kasi yung pagkukunan guys, hindi makababa kasi sa pangyayari natin ngayon no, sa mundo. So buti na lang at na nandoon si lumagsik. Kasi guys, sa
pag umiinom ako nito, talagang ano siya talaga, parang lumalakas yung aking pangangatawan. Ayan po, parang hindi ako mapagod kasi madali akong mapagod, guys. And then, yung binat ko talaga, yun kasi ang pinakaano ko talaga, yung binat ko. Yun kasi kunting pagod lang na bibinat agad kasi nga may history na ako sa binat. Ayan. So, yun po ay, ito po ang pinakaano ko talaga. Pero marami po ang pwedeng magamot nito ng sakit, guys. Talaga, sobrang dami. And then, marami nang nagpapatuon itong mulagsik na ito, guys, no? Kaya lang may medyo kamahal ang presyo nito, guys. 100 per tali, guys. No, medyo mahal din siya. Hindi siya katulad sa alingatong na 650 lang. Ito, 100 per tali. Pero matagal mo siyang maubos, yung isang tali ay matagal mo siyang maubos din, no? So, sa mga mag-order, pwede naman i-PM nyo ako. Sige, may number naman ako. Pero kung ayaw nyo sa akin kasi, doon na lang kayo sa Lazada, pwede naman, no? At saka sa Shopee, baka mayroon din doon. So, maghanap-hanap kayo doon. Kung wala ka naman talaga kayo mapagbilan, i-PM nyo lang ako. Okay, ito po ay lumagsik. Ito po yung lasa niya. I mean, yung kulay ng sabaw niya. At ang lasa niya ay parang puso na talaga ng saging. Yung sabaw ng puso ng saging. So, yun po, guys. Pwede rin siyang ugat at puno. Ayan, i-slice lang. Marami talagang pwedeng magamit sa lumagsik na puno, guys. Ayan po yung sabaw niya. Ayan. At saka yung mga testimony din sa mga may na gumaling, yung bukol. Ayan. Lumagsik po, guys. Ang pag-unang inom mo, unang linggo po mo ng pag-inom ay maka-ano ka ng sign effect. Ayan po. Natural lang yan, guys, kasi herbal. Kung walang sign effect, ibig sabihin hindi tumalab yung gamot sa'yo. Okay? So, bakit ba mag-sign effect? Kasi yan, guys, ay ano talaga yan. Kung walang sign effect, wala, hindi tumalab. No? So, makakaramdam ka ng medyo lagnatin ka. Ayan, medyo mamamanhid ka at iba. Depende kasi yun sa ano mo, sa karamdaman mo. So medyo may ano ka talaga, magsasan epic kasi lilinisin yung buong katawan mo, guys. Kaya ganun po yung makaranas ka ng mga sign effect or yung mga medyo may lagnat ka, ganun. Nagtataka bakit nilalagnat ako nung uminom ako nito kasi yun, sign effect na po yan, guys. Sign effect yan. Kaya nga, okay lang yan, guys. Patuloy mo lang pag-inom if ever naman na sa maniniwala ka sa mga ganitong bertod po. Okay, so ang mga sakit po ay pwedeng magamot nito, guys. And ako, ang dami talaga, guys. Halos hindi ko maano talaga, pero isi-share ko din yung marami naman ko. Ano, nililista ko, guys, kasi malilimutin kasi ako. Yun lang kasing sakit lang ang aking merong sinisiguro ko yung akin lang, no, kasi binat kasi yung sa akin, UTI, may ubo, ganun mga ganun. Yan po ang sa akin po. So, para sa inyo, babasahin ko sa inyo yung pwedeng makagamot ng herbal na to, yung lumagsik. So, babasahin ko lang ito, medicine. Ang dami kasi, makakalimutan ko yung sobrang dami na po. So, guiter po, pwede din siya makagamot sa guiter. Naku, mainam ito sa mga may bukol at saka sa mga may lalo na sa bukol sa suso, yun sa breast, okay? So sa mayuma, pwede rin siya, prostate cancer, yan, pwede lagnat, arthritis, ayan, sa mga ma-arthritis, yan ako, pwedeng-pwede ito, mataas ang sugar, pwede din, acidic, UTI, ayan, yung problema ko, UTI. Saka sa kidney, LBM, ano pa, stroke, menogreen, ano yung menogreen? Katikati sa katawan, ay naku, pwede ito sa katikati sa katawan, ubo, overfatigue, ayan, kaya yun sinasabi ko, overfatigue, ay naku, nandyan, mayroon talaga tayo niyan dahil mainam sa atin yung lumagsik dahil tayo palalakasin itong herbal na to. Ayan yung overfatigue kasi minsan na overfatigue tayo sa ating pagtatrabaho kahit na housewife lang tayo, ay naku, mabigat din ating mga trabaho, no? So kailangan din natin itong para maging malakas tayo ating katawan, okay? So cholesterol, high blood, diabetes, sakit sa katawan, ayan, pamamanhid, sakit sa bewang, sakit sa puso, dysmenorrhea, pwede rin, ayan, sakit sa ulo, hirap makalakad, ayan, hirap makadumi, bukol sa breast, yan, sa mga bukol-bukol, pwede ito, makamatutunaw ang mga bukol nito, guys. Marami na talagang nagpapatuunan na natunaw ang mga bukol na sa pamamagitan nitong lumagsik. I-search nyo sa Facebook, guys, marami pong
nagpo-post nito about sa lumagsik na natunaw yung mga bukol, gumaling yung mga karamdaman nila, at so, ano pa, mga sis, ayan, oh, mga, pwede din siya sa sis, ayan po, sa ulcer, ay naku, pwede din siya sa ulcer. Yung sinda, guys, pwede din siya sa sinda, hindi ko alam anong ibig sabihin ng sinda, guys. May nagtanong sa akin, guys, na may gamot ba daw ako tungkol sa sinda? Hindi ko siya masagot dahil hindi ko alam kung anong yung sinda, guys. Sa mga may problema sa sinda, guys, ayan, pwede ang lumagsik sa sinda, guys, kasi kasali siya sa mga, isa siya sa mga nalista doon sa mga sakit na pwede magamot sa lumagsik. Sinda po, guys, hindi ko alam kung ano yung sinda, guys, kasi may nagtatanong, hindi ko talaga alam yung anong ibig sabihin ng sinda, kasi hindi pa ako nakaranas ng ganun sinda. Ano yan? So, pakikorek niyo ako kung ano yung sinda, guys, nyo. Ano pa, marami pa, guys, lamig sa katawan, ayan, ako mayroon ako niyan, lamig sa katawan, ano pa, stress, varicose veins, pwede din siya, guys, siyempre yung binat, no, ay naku, pinaka-major ko talaga yung binat, guys, naku, dyan talaga ako na grabe yung aking karanasan yan sa binat, okay, sakit sa puso, at saka sa tibi, pwede rin, hipa, ano pa, vertigo, ayan, sa picos, ano yung picos, guys. Ano ba yung picos? Parang di makaanak. So, pwede din siya. Almoranas, may katarata. Ayan, pwede din. Pamamanas, acidic. Pamamanas din. At sa pa, ano pa? Sa gusto magkaanak. Ayan, sa mga walang anak, ay nakusubukan nyo itong, ano na ito, lumagsik na ito. At saka, at iba pa, guys, marami pa. Hindi ko na maano kasi sobrang dami na po. No? So, ito po ay herbal lamang, guys. No? Sa mga naniwala sa mga ganitong bertod, ay pwede rin, no? So, ito'y pangunang lunas lang naman, guys, no? At saka, mas maganda din talaga na magpatingin din tayo sa mga doktor, no? Siyempre, kasi may mga maniniwala sa ganitong bertod, mayroon ding hindi naniwala sa mga ganito, no? Medyan, minsan, ano ba yan, may magkukomment, ano ba daw ako, doktor? Hindi naman ako doktor, guys, kasi albularyo daw ako, hindi rin ako albularyo. Base lang ko sa aking experience sa buhay, ay naku, grabe, grabe talaga yung experience ng mga sakit-sakit, guys, no? Lalo na yung talagang pinakaano ko talaga, yung bina talaga. So, ito pong mga halamang gamot ito ay malaking tulong po sa akin. Kasi nilikha ng Diyos ang mga to, guys, no? Ito'y makagamot, makakabuti sa atin, guys. Ito'y namula sa kalikasan at ito'y mga herbal na nilikha ng Diyos na kung alam lang natin kung paano gagamitin ito ay malulunasan kung anumang mga problema natin dinadaing. Pero siyempre tandaan lang natin na lagi kong sinasabi na ito yung mga herbal, paunang lunas lang, at saka magpatingin din tayo talaga tayo sa mga dalubhasa, okay? So salamat sa panonood, naway may makuha kayong mga tips sa mga video kong ito, okay? Salamat sa panonood, please subscribe, bye bye.